Alejandro's POV. Natahimik ako. Simula magbalik sila sa Manila, napansin niyang iniiwasan na siya ni Danica. Hindi siya sanay. Mas gusto niya yung para silang aso at pusa na nag-aaway. Namimiss niya ang kadaldala nito. Namimiss niya yung pakikipag-asara niya dito. Actually, napapansin lang naman talaga niya. Kanina, hindi naman talaga siya nagugutom. Tsaka kung gusto talaga niyang kumain, pwede naman siyang kumain sa labas. Ayaw niya sa ganitong cold treatment mula kay Danica, kaya inasar niya ito kanina. Well, nagtagumpay naman siyang asarin ito. Pero pakiramdam niya, mas lalo niyang pinanala ang sitwasyon. Nakakapanibago. Parang hindi siya sanay na hindi narinig ang boses nito. Parang ang lungkot ng buhay niya kapag hindi siya nito pinapansin. Hindi talaga siya sanay na ganito katahimik ang bahay, kaya napilitan siyang lumabas na lamang at puntahan si Alicia sa kabilang banda. Brittany, hindi ba yun yung naging asawa ni Danica? Kalabit ni Diane sa kaibigan ng matamataan si Alejandro palabas ng sinihan. Nasa mall sila ni Brittany dahil balak na lang manood ng sine. Oo nga no, may kasamang babae, matangkad, parang model. Di makapaniwalang sabi ni Brittany. Nagkatinginan silang dalawa. Hinila niya to para magtagong isang sulok habang nakasunod sila ng tingin sa dalawa. Alam niya hindi to simpleng kaibigan lang ni Alejandro. There is something going on between the two. Alam kaya ito ni Danica? Halos paanas lang natanong ni Brittany sa kanya. Sasabihin ba natin ang nakita natin? Palagay ko kailangan niyang malaman. Sabi niya sa kaibigan. Di naman sa nagpapakamarites sila pero syempre, team Danica sila. Hindi nila matatanggap na niloko ng kusino kanilang kaibigan. Hindi naman sa nagpapakamarites sila pero syempre, team Kati sila. Di matatanggap na niloko sila ng kusino nilang kaibigan. At alam rin kayo ng babae yan na may asawa na si Andy? Tanong muli ni Brittany sa kanya. OMG! Look! Hinari ka ng babae si Andy! Dumire ang mukha niya. Agad niyang kinontak si Catherine. Hello? Kati? Tumike muna siya bago nagpatuloy sa pagsasalita. Nandito kami sa mall ni Brittany and guess what? Nakita namin dito si Andy. May kasama siyang matangkad na babae at OMG! Danica's POV. May pagkamaligtas ang tono ng pananalita ni Diane. Malakas ang kutob ko mag-check in ang mga iyon. Girlfriend ni Alejandro si Alicia. Matamlay na sagot niya rito. Di na nakapagtataka kung mag-check in man ang mga ito. Magkasama na nga mga ito sa Amanpulo pero syempre, hindi niya yun sasabihin pa sa mga kaibigan. Girlfriend? Papahay ka may girlfriend ng asawa mo? Di makapaniwalang tanong nito sa kanya. Maya-maya si Brittany naman ang narinig niya nagsasalita. Bakit ka pumapayag na winawalang hiya ka ng asawa mo? Kahit napilitan lang kayong pakasal sa isa't isa. Deserve mo pa rin na respeto, no? Igalang naman nilang matrimonya ninyo ng kasal. Hindi ba nahiya ang babaeng yon? Sinira niya ang inyong relasyon ni Alejandro? Nakakagigil. Kala ko mabait ang Alejandro na yun, hindi pala. Asar na sabi ni Diane. Girlfriend na ni Alejandro si Alicia bago pa man kami maikasal. Aniya sa mga ito. Kaya kung meron mang naninira sa relasyon, ako yun. Pero the mere fact na pumayag si Alejandro na pakasal sa'yo, ibig sabihin, pumayag na rin siyang matali sa'yo. Kaya dapat panindigan niya na yun. May pait sa mga labing napangiti siya. Kaso nga, hindi naman ganun kadali yun. Alam niya gaano kamahal ni Alejandro si Alicia. Iyaan mo na sila? Sabi na lang niya sa mga ito. Don't tell me, gagawin mo rin yan. Magpapaligo ka rin sa iba? Kapag niyaya ka mag-date ni Mr. J, sasama ka rin sa kanya? I will cross the bridge when I get there. Kibit-balikat na sabi ko sa mga ito. OMG! Halos sabay na sabi ng mga to sa kanya. Ah, basta. Bad pa rin ang ginagawa ngayon ni Alejandro sa'yo. Crush ko pa naman siya ngayon, hindi na. Sabi ni Brittany. Hindi na siya, umiiyak pa. Ayaw rin niyang dagdagan pa ang sitwasyon. Danica, paalala lang ha. Seryoso ba't kayo o hindi ni Alejandro sa kasal ninyo? Pag-asawa na kayo sa mata ng tao, kaya't sabihin mo kay Alejandro, konti respeto naman sa sakramento ng matrimonya. Ani Dayan sa kanya. And in fairness, may katwiran to. Hayaan niyo't kakausapin ko siya. Sabi niya sa mga ito. Nakita ka raw ni na Dayan kasama si Alicia? Ani Danica kay Alejandro na baka uwi na ito. Sa loob ng isang bol habang nakikipaghanggan ka sa kanya. Ugali ba ng mga kaibigan mo makialam sa buhay na may buhay? Yabot na tanong sa kanya ni Alejandro. Mga kaibigan ko sila. Natural concern sila sa akin. Kaya't sana konting discreet naman dahil may asawa ka ng tao. Huwag mo nga akong pagsalitaan na parang totoong lahat ng to.
Kahit hindi ito totoo sa mata ng ibang tao, kasal pa rin tayo. At kung hindi ka mag-iingat sa mga kidos mo, hindi lang ako pinapahiya mo, kundi ang mga magulang natin. Asar na sabi ko kay Alejandro. Kung sa akin lang walang problema. You go your own way, I'll go mine. Kaso hindi lang naman ako involved dito eh. Involved rin ang pamilya natin, kaya konting respeto naman. Sabi niya at saka mabilis tong talinikuran na wala na siya sa mood na makipagtalo pa dito. Ang mahalaga na sabi na niya ang gusto niyang sabihin. Alejandro's POV. Ano bang problema ng babaeng yon? Napakasungit? May pinagdadaanan kaya to? Talagang naninibago siya sa kinikilo sa babaeng iyon. May buwa ng talaw siguro kaya ganun ang ugali. Mahirap talagang espiringin ng mga babae. Napapailing na lamabas siyang mali ng bahay. Pirantahan ng kaibigang si Dan. Musta ang buhay may asawa? Tanong nito sa kanya. Inabutan siya nito ng beer and can. Huwag na lang yan ang pag-usapan natin, okay? Nakasimangot pa ang sabi niya dito. Binuksan niyang hawak na beer and can saka tinungga. Mukhang may LQ kayo ni wifey ah. Kansyaw nito sa kanya. Curious na ako makilala yung asawa mo. Di mo na siya kailan makilala pa dahil magkahiwalay rin naman kami later. Sabi niya dito. Gano'n ba kapangit ang babaeng yan ha? Tumatawang tanong ni Dan sa kanya. Hindi ako kumipo. I am sure kahit hindi mo siya type, hindi mo palalampasin ang pagkakatong matikman siya ha? Pwede ba Dan? Change topic na tayo. Nagiinit ang ulo ko sa mga walang kwentang pinagsasabi mo. Sabi niyang malapit ng mapikon sa kakulitan ng kaibigan. Okay, mabuti pa, labas na lang tayo. May natuklasan ako magandang tambayan sa dipin natin. Sabi nito sa kanya. Sige pa, daanan natin yung dalawang chicks na kaibigan ng pinsan ko. Pilong sabi sa kanya ni Dan. Napangisi ako. Actually, kailangan na mapaglilibangan. Bored na siya. Baka sakaling babae nga ang kailangan niya. Raver's POV. Pre, hindi ba si Alejandro iyon? Tanong ng kaibigan ni Raver na si Brent. Kabang nasa loob sila ng isang bar. Nilingon niya ang tinutukoy nito. Nakita niya si Alejandro papasok kasama ng kaibigan nito. Nagdalimang mukha niya na makita ang may kasama mga itong dalawang babae. Ang isang babae nakahawak kay Alejandro. Di ko alam bakit nagustuhan ni Alicia ang lalaking to. Samantalang eto ko, seryosong nagmamahal dito and yet, hindi nito pinapahalagahan. Pero si Alejandro, napaismit siya. Whiskey, neat. Aniya sa bartender. In-straight agad yun, saka umorder na isa pa. Masaba ang loob niya dahil kahit anong gawin niya, hindi niya makuha ang pagmamahal ni Alicia. Samantalang ang lalaking to, eto. Kahit anong gawing kasalanan, patuloy pa rin pinapatawad ni Alicia. Nilingon niya ito. Enjoy na enjoy habang nakikipag-flirt sa babaeng kasama nito. Napatiimbagang siya na makita niya ito nakikipaghagkan sa babaeng kasama nito. Di na siya makatiis. Tumayo siya at nilapitan to. Talaga bang ganyan kakabastos? May asawa ka na, ayaw mo pa rin bumitaw kay Alicia? Ngayon may gana ka pa makipag-flirt sa kung kani-kaninong babae. Yamot na sita niya rito. Bumitaw si Alejandro sa babaeng kahagkan nito at namumula ang mukhang tumayo. Naingit ka? Nagaya ba ang natanong nito sa kanya? Sa halip sumagot, sinuntok niya ito ng ubod lakas. Hindi na siya makatiis. Punong-puno na siya sa mga katarantaduhan nito. Alejandro's POV. Napasugod ang dalawang bouncer sa kanila. At tinawakan si River pero sinanya sa niya mga ito na huwag na lang makialam. Sa takanakangising tinignan si River. Ano bang pinagpuputok ng butsi mo? Yung katotohanan na kahit alang gawin mo, hindi ka mapapansin ni Alicia? May sarcasm sa tonong tanong niya dito. Di ako makapaniwalang sa kabila ng pagmamahal niya sa'yo. Nagkagawa mo pa siyang itrato ng ganito? Galit na sabi nito sa kanya. Pasansyahan na lang tayo dahil ako ang pinili niya. Aniya dito at saka napaismin. At pwede ba sa halip na pakilaman mo yung mga buhay namin, sarili mo na lang intindihin mo? Ang hirap kasi sa'yo ang hindi mo ipagsiksikan yung sarili mo sa mga buhay namin. Napakuyom ng mga kamay sa River. Hindi kita papatulan ngayon dahil busy ako. Pero sa sunod na ulitin mo pa to, hindi ako magdadalawang isip patulan ka. Sabi niya rito saka bumalik sa inupuan. Wala nagawa si River kundi umalis. Tuwang-tawa si Alejandro habang sinusundan to ng tingin. Actually, na makita niya kanina si River, sinadya niya hagan na babaeng kaibigan ni Dan para lang asarin si River at nagtagumpay naman siya. Nang wala na si River, umiso na siya sa babae pero tila nagustuhan yata nito. Panay pa rin ang lapit sa kanya. Di naman talaga siya interesado dito. Besides, di naman talaga niya ito hinahagkan. Dinaya lang niya ang kunway paghagkan niya dito. Kinutsaba niya ang babae pero ang totoo na hindi malang naglapat ang mga labi nila. Sa balikat lang naman siya ng babae humagkan. Pero ngayon nakaalis na si River, hindi na niya kailangan magkunwari pa.
Danica's POV. Di makatulog si Danica. Madaling araw na pero di pa rin umuwi sa bahay si Alejandro. Nag-aalala na siya at hindi man lang siya naisipang tawagan para di siya nag-aalala ng ganito. Talagang napaka-inconsiderate na lalaking yun. Ano nga ba na gusto niya dito? Lahat na ugaling ayaw niya sa isang lalaki tinatagdag ni Alejandro. And yet nahulog ang love niya dito? Imposible. Bumangon siya at nagtimpla ng gatas. Bakit nga ba siya nagpapakapuit sa pag-aalala dito? Eh, hindi naman niya totoong asawa? Tsaka ano ba ang dapat niya ipangamba? Eh, for sure, nandun lang naman ito sa girlfriend ito. Hindi niya dapat inaaksi ang oras niya sa pag-isip dito. Pagkainom ng gatas, bumalik na siya sa kwarto para matulog. Tama ng kalokohan niyang to? Ipinikit niya mga mata at pinilit na makatulog. Maya-maya tumarag ang kanyang telepono. Hello? Danica? Boses ni Alejandro, lasing na lasing. Pakibuksan ang pinto. Naiwan ko yung susi ko. Nagmamadali siyang namabas ng kwarto at pinagbuksan to ng pinto. Nakangisi ito. Bigabo ko ng 1,000 pesos. Wala akong pambayad ng taxi. Nawawala yung wallet ko. Bilisan mo, naghihintay yung taxi sa akin. Inis na inis siya, hindi at wala rin naman siyang nagawa. Kumuha siya ng pera. Iniabot dito at saka pumasok na siyang mali ng kwarto. Ilang sandali pa, tando na rin si Alejandro. Dumiretso to sa banyo. Nang lumabas to ay nagtulog-tulugan siya pero kinalabit siya nito. Alam ko, gising ka pa. Kapag hindi ka nagmulat ng mga mata, hahagan kita. Nagbabantang sabi nito sa kanya. Bigla siya napabalikwas. Alakas na tawa ni Alejandro habang nakatingin sa kanya. Takot na takot ka talagang mahagkan, ano? Don't worry. Ang totoo, hindi naman ako basta-basta naghahagkan ako sino-sino lang. Hindi ko alam kung maniniwala ka pero sa totoo lang, sa edad kong to, tatlong babae pa lang ang naghahagkan ko. Lahat sila mga naging girlfriend ko. Ewan, pero hindi ko talaga kaya maghagkan ng taong wala naman akong feelings. Sabi nito sa kanya. Kaya ako nag-aalala ka na baka ako anong gawin ko sa'yo, safe ka sa akin. Nakangising sabi ni Alejandro at saka pinikit ang mga mata. Maya-maya ay naghihilik na ito. Napatitig siya rito, hindi niya alam kung matutuwa ba siya sa sinabi nito. Wala naman siyang dapat ipag-alala, ibig sabihin kahit anong gawin niya, hindi siya nito magugustuhan. Ang saklap, ang sakit. Nahiga na rin siya patalikod dito. Ngunit maya-maya tumigilid siya paharap dito habang pinagmamastan ang mukha ni Alejandro. Bait talaga ng lalaking to kapag tulog. Bulong niya sa sarili. Napangiti siya. Kissable lips. Nangungusap ng mga mata. Matangos sa ilong. Matipon ng pangangatawan. Hanggang dalawin siya ng antok si Alejandro ang laman ng kokote niya.